everyone, nandito naman ang inyong tagapaglingkod at para sagutin ang katanungan ng ating mangilan-ngila ng mga kaibigan at nagtatanong. At syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and hit the notification bell para updated kayo sa aking YouTube videos. Piliin nyo ang on. Ayan. And then, syempre, sa mga nagtanong at sa nagtanong, ayan, ang kasagutan na, sorry talaga kasi inabasa ko lang last night, ayan, yung tanong niya, paano daw yung magiging mangyayari sa kanyang YouTube channel kapag wala na siyang live stream and upload. So, syempre, guys, bibigyan ka ng 6 na buwan ni YouTube channel para maging maging active, laging active yung ating mga videos or ating channel. Kailangan natin maging active everyday yung ating mga channel. So, kailangan guys, lagi kayong mag-upload everyday. Yung monetize na, lagi kong sinasabi, kapag monetize ka na, kahit 15 video na i-upload mo in one day, pwede siya. So, yung mga hindi pa monetize, on base my experience guys in the past year, ito guys, kapag nag-upload ako ng 3 accepting, pero kapag sumobra ng 3 video, hindi na siya ina-accept. Hindi ko lang alam ngayon. And then, syempre, kapag ako ay monetize na katulad ko, kahit mag-upload ako ng 15 video in one day, a-accepting yun, guys. So, accept talaga siya. So, kailangan maging aktibo tayo sa ating mga YouTube channel. At aktibo kang nakakapag-upload ka or nakakapag-livestream ka. Kailangan nakakapag bigay ka ng iyong co-organization bilang isang YouTuber sa iyong channel, guys. So, siyempre, kailangan maging aktibo tayo lahat sa ating mga channel at sa pag-upload, sa pagla-livestream. Kasi, paano naman tayo kikita at para magiging active ang ating channel kung wala tayong upload? Una, kailangan natin, guys, kahit monetize ka na, kailangan natin naka-green lahat ang ating mga analytics dyan. Katulad ng WH, views, and revenue. So, nakikita niyo guys sa summary. Kailangan yung 3 na yun guys ay naka-green lahat. Hindi siya lahat na pula. So, kapag naunabot kayo ng 3 months or 4 months to going to 6 months guys na laging nakapula ang inyong summary dyan sa analytics summary, yung videos or views, and then WH and revenue, kapag umabot ng 6 na buwan yan guys tapos nakapula, magkakaroon kayo guys dyan ng violation. Hindi ko alam kung anong violation kasi hindi ko pa na-try. So once na itinry ko yan, siguro malalaman ko. Basta meron kayo dyan na violation. So basahin nyo yung policy ng ating AdSense para makita niyo kung anong violation na maano yun. Pwede kayong mawalaan ng ads, pwedeng mawalan kayo ng ads ka, or mawala or magkaroon kayo ng notice para paalalahanin kayo na mawala yung channel niyo. So, huwag nyo sayangin guys kasi how many months kayo na nagpuyat or yung iba nga lumampas pa ng 1 year, di ba? So, natakot pa ka lumampas ng 1 year and then another ano na naman kay YouTube. So, huwag nyo gawin yung guys. So, kung mayroon naman kayong time na makapag-livestream kung hindi kayo nakakapag-upload kasi alam ko naman na mahirap talaga magkuha ng content or mag-video dito sa ibang bansa. So, napakahirap. So, magagawin nyo na lang guys kahit once a week or twice a week or one a day guys. Mag-ano kayo, mag-live stream kahit 30 minutes lang. Basta mayroon lang kayong i-update sa YouTube. So, kung mayroon naman kayo guys tamang-tamang oras, kahit 30 minutes or 15 minutes na mag-upload lang kayo or kahit guys 10 minutes or 8 minutes na upload or mag-ano lang kayo, katulad ng mga ginagawa namin or ng iba or katulad ko guys, nag-advise or just talking about yourself na parang limbawa kung mayroon ka problema kasi minsan diba ang hirap talaga humarap sa camera lalo na kapag may problema tayong tinatahak o mayroon tayong dinadanas na problema lalo na kapag medyo ano tayo kumbaga nadadown natin mismo yung sarili natin. Tandaan nyo guys, kapag kayo may problema, huwag nyo idadown yung sarili nyo kasi yun talaga ang babagsak yung katawan nyo. Katulad ng ganyan. Diba? Katulad ng mga dinaanan natin sa Pilipinas, sunod-sunod yung typhoon hanggang sa naging baha. Hindi natin alam. Kumbaga, nagkaroon tayo ng how many days na wala tayong contact sa ating pamilya kasi nagka-brown out at walang kuryente. So, yun guys.
And then, syempre, kailangan din natin, guys, kumbaga, yung ating channel, lagi lang natin ibabangon. So, pag nadapa, ibabangon natin. Huwag nyong hayaan na, uy, bahala na to, uy, bahala na to. So, paano, kumbaga, inapura mo yung sarili mo para ma-monetize ka. Tapos, pagdating ng monetization, mapapabayaan mo na wala ka ng upload, wala ka ng live stream. So, paano na yung nga itinulo? Alalahanin nyo na lang, guys. Huwag kayong paghinaan. Alalahanin nyo na lang yung mga taong tumulong para ma-achieve mo yung WH at subscriber mo. Alalahanin mo na lang yung mga taong nandyan pa rin nagsusuporta sa inyo. Siyempre, kapag lagi kang, huwag nyo sabihin na wala naman na dumadala, wala na nag-play sa akin. Kasi walang mag-play sa'yo kung wala kang upload. So, kapag mayroon kang everyday upload, so everyday may mag-views dyan sa'yo. Kahit na papano, mayroong mag-views at may mag-play dyan sa'yo. At syempre, kailangan maging active ka din sa iba at maging active ka din sa mga active sa iyong channel. So kailangan maging suporta ka din, mag-support and maging supportive ka din kahit ano. Basta kailangan, guys, nag-upload ka or nagla-live stream ka, huwag mong pabayaan yung channel mo na manatili sa pagkaka-addict, diba? Sabi nga nila, yung addict kasi pulang-pula na. So kapag inabot yan, guys, ng mga 3 months, so magkakaroon ka pag laging pula yan lahat. So magkaroon ka dyan ng notice sa ating sa ating YouTube, syempre warning na yon. And then syempre kapag inabutan pa, lalo na kapag inabutan na ng 6 na buwan na wala ka talagang upload, so hindi ka na active or hindi na active yung channel mo, so magkakaroon ka ng policy or magkakaroon ka ng notice dyan sa ating YouTube. Mag-ano yan dyan sa'yo. Kung hindi man makapag-email si YouTube sa'yo, makikita mo yung important message sa dashboard mo, guys. Ayan. So, huwag niyong pakabaliwalain. Basta important message sa dashboard ninyo, pahalagahan ninyo yon at abasahin ninyo yung learn more para maging ano pa rin kayo, aware kung ano yung mga sinasabi doon. At syempre, huwag niyong kakaligtaan, guys, yung mga creator natin, insider, outsider, creator. Huwag niyong kakaligtaan yun na ipiplay yung mga video ninyo kasi nagkakaroon din tayo ng writings dyan or kadagdag kaalam kung paano natin ipapatakbo o i-drive yung ating mga YouTube channel. So, yun, guys, lagi kong sinasabi, huwag niyong babaliwalain yung insider, outsider, creator ng ating YouTube channel kasi sila yung nagbibigay ng guide or nagbibigay ng direction para tahakin natin yung tama para sa ating channel. Ayan. And siyempre, guys, kung halimbawa wala ka nang maisip, kahit yung magmukbang ka, basta mayroon ka lang mai-upload, tandaan nyo, guys, everyday kayong mag-upload or mag-livestream kahit 15 to 30 minutes. Kumustahan lang, ay basta mayroon kayong update sa iyong channel. So, tandaan nyo, guys, maano kayo dyan sa channel nyo, hindi mamumula yan. So sabihin na natin na paano na to, wala na sa akin nag-play. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag niyong i-down yung sarili ninyo. Kahit pa paano mayroon diyan magpi-play, lalo na kung everyday kayo nag-upload. So ano niyo yun, yung everyday, wala naman ano eh, 'di ba? Yung 10 minutes na pagtatalak. Pero huwag lang kayong mangla. Ito, huwag lang yung ano. Kumbaga, yung bukal pa rin sa puso, kagandahay ng pag-ako. Kumbaga, magkikwento pa ng buhay. Or, huwag yun ang puruhin na nakin. Eh, diba? So pag kasi, yung mga viewers kasi, guys, hindi naman natin mapipilit yan kung ano ba i-views ka dyan. Mayroon nga dyan viewers, guys, mayroon tayong nag-views dyan na iwan niya lang yan. Kasi yung paglait sa ibang tao, kung ayaw mo yung tao, iwan mo. Huwag mong i-play, diba? Huwag ka nang mag-judge. Diba? Huwag mo na i-judge yung tao na yon. Kung mga ganun lang. So, huwag kayong paghinaan ng loob kung halimbawa may nag-judge sa inyo, huwag mong pakialaman, huwag niyong pansinin na lang yon. So, basta maniwala kayo sa sarili niyo kung ano kayo kasi hindi naman nila alam kung ano yung pinagdadaanan ninyo. Katulad dito, guys, as OFW sa Dubai, napapansin ko dito karamihan kung paano pa itaguyod ng OFW yung pamilya. So, magkakaroon dyan pag nakita mo yung isang OFW mo or kababayan mo, magkikwento sa'yo. So, ayan, magkikwento sa'yo about hinanakit
mag-invite sa pamilya kasi ganito ganito ay ganito na yung mga trabaho nila, tapos judges pa nila, wala kang ayun ganun, ganun. Diba? So crisis na inaabot sa ating bansa, hindi lang sa ating bansa, kapati sa kanya-kanya nating kinaroroonan, diba? Dahil dito sa COVID, diba? So yun nga, maraming nawala ng trabaho, tapos nagdi-discarte talaga, kasi dito sa ibang bansa wala kang makakapitan kundi sarili mo lang. So bakit mo idadown pa yung sarili mo? Alang-alang mo na lang sa sarili mo na kaya mo to, kaya mo to, hindi ka ako susuko, laban lang talaga. So kahit na paano sa 1,000 o sa 1,000 na subscriber or more than 1,000 subscriber mo guys, mayroon dyan pa rin na nagmamahal sa'yo, kahit na may nag-adjust dyan sa'yo or may nagbabas din sa'yo, huwag mong kakalimutan na mayroon pa rin nagmamahal dyan sa'yo at nagmamahal sa'kin. Huwag mong isipin na lahat sila ay judgmental. So isipin mo lahat sila ay nagmamahal sa'kin sa'yo kahit judgmental yan or nagbabas dyan sa'yo. So yun lang ang advice ko sa inyo guys. So kasi dito as OFW guys, kailangan tayo magpahalan. Huwag yung mga fighter dyan. Dito na lang nga tayo nagkakakilala sa social media, tapos magpa-fighter-fighter pa tayo. So paano na lang kapag nakita-kita tayo in the outside of social media? O diba? So kailangan guys tayo yung maging salamin ng bawat Pilipino, ng bawat tao, kahit Pilipino ka man o ibang lahi, di ba? So kailangan mag-isalamin tayo na mayroon tayong pusong Pilipino, pusong Pilipino. Ayan, nagmamahalan kahit saan man, nagtutulungan kahit saan. At yung ma-mention ko nga pala, mayroon nag-send sa akin na from Mr. Pram Pradel. Sorry talaga Sir Mr. Pradel. Ayan na, hindi ko ma-pronounce yung Pradel. Pradel yata, hindi ko alam masyado. So double R, may R kasi kaya mahirap i-pronounce. Hindi katulad ng Paro, so napakadali lang. So Pradel, parang napakahirap din kasi. Oh, so Mr. Pradel, sorry talaga hindi ko mai-upload yung inyong video na ipinasa sa akin kasi unang-una hinihingi ang kita ng good information from your own. Ayan, hindi ko mai-upload kasi yung information na hinihingi ko sa iyo, inapakatipid mo. So, syempre ako pa kaya hindi ko maitipid. Syempre, halimbawa na i-upload ko 'yon and then mayroong matouch na damdamin na makapagtulong sa iyo at magtanong, syempre kailangan ko din na isagot. At syempre gusto ko i-direkta din sa iyo kasi ayaw ko naman tumanggap na ano, gusto ko i-direkta pa rin sa iyo. Kaya lang nung binisita ko yung Facebook mo ay napaka-private. napaka-private niya and then syempre ayaw ko naman na magtanong sa iyo at wala naman akong karapatan na i-interviewin ka or ano. Gusto ko sana yung ilalahad mo na ng kusa ng naluot bago ko i-upload sana. So ayan, kaya nadi-delete talaga at ayaw ko naman kasi na hindi naman kita hinuhusgahan kasi ayaw ko mapaghusgan tao. Kaya lang kung tinitipid mo yung sarili mo to para i-introduce yung sarili mo kung paano nangyari, saan nagsimula, anong nangyari, paano, at bakit, di ba? So, kung ayaw mo naman na i-ano yun, so, paano naman kaya? Diba? So, sorry talaga sa iyo at hahayaan mo darating din ang oras na makakatulong din ako sa iyo. At bigyan mo lang ko ng tamang panahon kasi sa ngayon talaga, lugmok talaga ang aking kalagayan, lalo na sa mga pamilya ko sa Bicol. Alam ninyo kung ano yung nangyari sa Bicol. At may mga kababayan tayo dito ng Bicolana, Bicolanas, ayan. Alam nila kung ano ang nangyari sa Pilipinas at sa Bicol, hanggang ngayon wala pa rin kuryente. Ayan. So, ayan guys. So, yun guys, ang mapapayo ko sa inyo. Ang kailangan maging active lagi kayo sa inyong channel. Everyday mag-upload kayo. Huwag niyo akong gayahin kasi na in the past week talaga wala akong upload kasi meron tayong dinaanan. So mahirap talaga humarap kahit sa camera. So kailangan talaga maging positibo lang tayo. Maging aktibo, positibo at lagi tayong maging happy lang kahit mayroon tayong dinadaanan. Alam ko na dito sa social media or dito sa YouTube guys, dito ko napapagaan or dito ko naaano yung sarili ko kapag mayroon akong dinadaanan na problema talaga. So, ayan. At syempre, nandiyan kayo at lalo na sa mga nagko-comment. Thank you so much. Sa Team Lalay, maraming salamat talaga na walang sawa sa pagsuporta.